Ayun, nandito pa rin sa farm. And lunch break. Alas 12 na ng tanghali. At tayo ay nagpapa kama. Bali kanina, nagpa-araro tayo ng gamit ang kalabaw. So far, natapos na lahat ng ikakama. So, bali ang mangyayari na lamang, ayusin na lang yung kama lahat. Tapos, isprayan natin ng Sonrox, isprayan ng CHC Agritech para good microorganism. And then, sasabuyan natin ng basal fertilizer. So, yan pong tatlong step na yan. Gumawa tayo ng mga videos. So, it's either mauna tong video na to or mauna yung i-upload yung mga video na ginawa natin about sa Sonrox activator at saka yung pagpa-plastic. Ano po? And ngayon, lunch break nga. So, nandito pa. Nagdala rin tayo nung galing kina Sir Iandru na rambutan. Yan, Sir. Salamat sa inyong binigay na rambutan. So, ngayon, lunch break. Pahinga muna tayo. Konting kwentuhan. So, matagal din tayo hindi nakapag vlog. So, kaya yung mga i-upload natin ngayon or mamaya, maring after ng video na to or before ang video na to, yung mga i-upload natin na halos isang araw lang natin kinuhanan. Gumawa tayo ng vlog para bumawi. Kasi nga halos 1 month, 2 months na tayo hindi nakakapag vlog. Dahil nga ano rin, una wala rin naman tayo may vlog. Kasi kamote yung tanim. Tapos hindi pa nga naging maganda yung resulta sa laman dahil nagkadamo, inulan, nan tamis. And yun, ngayon land preparation tayo para sa sili. So laban lang, tuloy-tuloy lang, unti-unti natututo na tayo sa almost 2 years nating pagtatanim. Yan, awa ng Diyos, marami na tayong natutunan. At ngayon, salamat din sa Diyos, yung kampalaya natin, kahit isang lata, nasa 500, pero maraming namamatay. Hindi kasi natin na land prep ng maayos. Hindi tayo nakapag Sonrox. Hindi tayo nakapag basal. So, nag-spray, pero nag-spray naman tayo ng CHC. At least, merong konting maintenance. Pero hindi sapat yun na CHC lang. Dapat may suporta pa rin talaga ng synthetic sa ngayon, lalo't commercial. Kanina pumitas kami, hindi ko na lang na vlog, hindi ko na video yung 500 na puno na to. Nakakuha pa kami ng 86 kilos na good. So, praise God, dahil ngayon 90 days na siya. 90 days at 80 days yung iba. Pero ano pa rin, magaganda pa rin yung kanyang bunga. Wala pa masyadong crack. Actually, halos wala nga. Tapos makikintab pa rin. Siguro ano na rin siya, resulta na rin nung pagtatanim natin ng kamote nung nakaraan, pag-spray ng mga CHC product, activator, farmer's friend, MaxiGrow. Tapos yung ating paraan ngayon ng pag-aabono. So, iba't ibang mga natutunan na ating ini-apply ngayon. So, hindi ko pa rin sa ngayon na iba-vlog yung kung paano kami ngayon mag-abono. So, abangan nyo rin yon, lalo na sa mga nag-aampalaya. So, and sa tingin ko naman, malaking improvement ng ating pag-aampalaya. And ano rin, kumbaga, siguro factor din na hindi na masyado nag-uulan ngayon. Hindi masyado nag-uulan, laging mainit. Masusubukan natin ang ayos yung aking method na yon pagkatag-ulan. Kaya rambutan.
So yun, ano lang naman, mga calcium lang din yun. So abangan nyo na lang, gawan ko na separate video yung ating pag-aabono ng Ampalaya. So kasi dati kung nasusubaybayan nyo yung ating vlog, ating mga video, kaya tayo nakapagtanim ng kamote dahil nga yung ating Ampalaya hindi gumanda. Pagka pasok ng 60 days, 70 days, namumutok na agad. At doon ko na-realize nitong tanim natin ngayon na marami yung pagkukulang nga. Maraming adjustment tayong ginawa. And hopefully sa mga susunod nating tanim ay maayos na rin. So, hindi pala natin na-experience yung araw-araw ulan. Kaya hindi pa natin totally alam kung ganun pa rin nga ang resulta. Pero siguro naman iba-iba. Kahit na, although hindi natin maalis na magkaroon ng damage, cracking, pero siguro nga iba-iba. Wala kang iba. Yun, nakakuha tayo ng 86 na good, 89 semi, at saka yung RR kung tawagin na umabot ng 31 kilos. So praise God, kanina maganda presyo, nakaumabot pa ng 60. Ang good. Akala ko ano na lang, kasi nung nakaraan 50, na-expect ko nasa ano na lang 40, 45. And dahil nga 90 days na, ina-expect ko rin na medyo mababa na ang kuha. Kasi ibang kuha pagka ano eh. Pagka dati, pag umabot na ng 90 days, iba na ang kuha kumpara dun sa bungalan kung tawagin. Pero ano rin siguro, depende rin nga sa quality. Kasi ang ganda pa ng quality. Mamaya, continuous yung pagpa-plastic. Halos 1 month, 2 months tayong hindi nakapag-vlog dahil nga yon si Mrs. ay nanganak din, praise the Lord, malusog si baby Mateo, and ano rin, praise the Lord again, happy 6,000 subscribers na rin pala sa ating channel, and I hope na may mga natutulungan tayo sa mga nakakapanood, naway nakakatulong yung ating video, ating pamamaraan. Although yung iba ay mga failures yung naiba-vlog ko. So, ano na lang, kumbaga magsilbing aral na lang yung karanasan ko na kayo hindi nyo na magaya yung aking mga pagkakamali. Pero ano pa rin, kumbaga iba pa rin talaga yung experience kasi kahit anong iwas natin, naroon pa rin yung takot, lalo first timer tayo. Siyempre, naroon yung kahit meron tayong napanood, meron tayong natutunan, hindi rin agad natin may apply dahil nga siyempre napanood mo lamang, hindi mo pa personal experience, kaya nakakatakot pa rin kahit pa paano. So yun namang ating binablog ay talagang ano yun, no filter yun, talagang kung ano yung naranasan yun talaga, kaya nasa inyo pa rin kumbaga kung susundin nyo o hindi yung mga ibang pamamaraan natin na adjustments. So, yun po. Yan, hanggang dito na lang muna yung ating vlog na to. So, makangain muna ako ng rambutan. Ano, God bless po sa ating lahat. Salamat sa patuloy na panonood, pagsuporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat, and to God be the glory. Bye-bye! See you on the next video!